Eh, may gusto lamang po akong i-chismis sa inyo. Eto na nga! Anarod, makaano ka naman? Eto na nga yung chismis! I-chismis ko na nga! Meron kasi akong nabalitaan. Ah, ito yun, ito yun. Makinig kayo mabuti. Makinig kayo. Makinig kayo, makinig kayo. Eto tayo-tayo lang ha. Walang nakakaalam nito. Tayo-tayo lang. May nakausap ako kaganina. Na basta opisyal itong nakausap ko. Lourdes Bilabiray, maraming salamat. Sabi nitong nakausap ko ha. Sabi niya sa akin. Alam mo ba kung bakit laging kasama yan si ano, si Romualdes? Bakit? Sabi sa akin. Okay, may ngayon. Tagaloob to, tagaloob, tagaloob. Kasi ayaw talaga daw bitawan ng mga Marcos ang presidency hanggang umabot sa anak nila. Ganyan sabi. Totoo, totoo. Eto, Tagalog to. Sabi ko, hindi nga. Paano mangyayari yun? Eh kasi underage pa si ano eh. Si Charis eh, Pimpenko. Ay, si ano, underage pa yun. Eh tapos, kaya nga, si Romualdes daw muna. Ha? Sa madaling salita, eh, hindi isusuportahan, ilalaglag daw si Vice President Sara Duterte. Kaya pansinin mo. Kasi nga, sabing, ito kwento lang naman ho ito. Ha? Kwento lang ho ito. Hindi ko sinasabing totoo ito. Ha? Sabi sa akin lang. Sabi sa akin. Ano? Kita mo nga. Kasi meron talagang ano yan eh. May iringan yan eh. Si Mamshi at saka si Vice President. Hindi yan talaga good terms. So, ayaw na magiging susunod si Vice President. So, ngayon, talagang binibuild up itong si Romualdes. Walang biro. Yun ang ano, sabi. Sabi ko, talaga? Sabi ko, parang maaga pa ata. Parang hindi naman ata napapanahon. Hindi, kaya nga tatakbo ng senador yan itong midterm, tapos tatakbong ano, presidente, para after 6 years meron pa silang isusunod na posible nga yung kapatid. Sabi sa akin, oh. So 12 years after nun, tsaka yung anak. Ang lupit. Ayaw talaga nilang bitawan. Oo. Basta sabi ko, anak ng tutsa, totoo ba yan? Eto pa kwento. Gusto niyo ituloy ko, bukas na lang yung kwentong isa. Bukas na lang! Sige na nga, ngayon na nga. Eto ah. Abangan nyo na lang. Abangan nyo na lang ang Smartmatic. Abangan nyo na lang. Kasi magtataka kayo, di ba? Kalaban ng mga Marcos yung Smartmatic. Naalala nyo si Glenn Chong? Talagang binabanatan yung Smartmatic. Pak, 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 pak. Tapos itong 2022 na nahimik. May... Kaya imposible daw. Sabi sa akin nung kinuwento, ha, nung nagkwento, hindi ako sure. Ha? Yung totoo yan. Sabi niya, malabong mawala yung Smartmatic. Tatandaan ninyo, ang Smartmatic, they serve the sitting president. Eh sabi ko, eh bakit si PRRD hindi man lang ginamit yung Smartmatic? Eh, iba talaga si PRRD. Una-una, wala nga siyang presidente noong time na, ano eh, di ba, noong 22. Wala siyang, ano. Eh, ito ngayon, mukhang hindi na talaga bibitawan tong Smartmatic para dire-diretso na sila. Pero ngunit natapat subalit. Ang sabi sa akin, magkakaroon daw ng isang malupit na whistleblower pag hindi nabigyan ng posisyon itong tao na to. Naku po, lalim.
ha? Wag mo na ituloy, wag mo na ituloy. Bukas na lang, bukas na uli yung third part 3. Akala nyo yung mga dugyot lang may mga part-part ha? Bukas na, bukas na. Bukas na. Okay? Maraming maraming salamat po. God bless everyone. Huwag natin kakalimutan, ha? Huwag po natin kakalimutan. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Tayo ho'y lagi magsumikap sa ating buhay. Huwag kakalimutan magpahinga pag napapagod. At huwag kakalimutan po na sa buhay na ito, lagi nyo lamang tandaan, God first. God bless everyone! Senator Bongo, pinayuhan ng MIA na magkaroon ng Plan B tuwing nakararanas ng aberya sa Paliparan. Si Troy Gomez magbabalita live. Troy, magandang gabi. Kyle, tama ka dyan, ano? Hinimok na ni Senator Bongo ang pamunuan ng NAIA na magkaroon ng Plan B para masolusyonan ang mga aberya sa Paliparan. Bukod sa may dapat managot ay pinayuan ni Senator Bongo ang pamunuan ng Ninoy Aquino International Airport na dapat mayroon silang Plan B sakaling magkaroon ng aberya sa Paliparan. Ang payo ay sinabi ni Go kasunod ng nangyaring power outage sa NAIA Terminal 3 noong Labor Day kung saan tinatay ang 9,000 pasahero sa domestic at international flights ang naapektuhan. Ipinunto ni Go na isang malaking kawalan sa ekonomiya ng bansa tuwing nagkakaroon ng aberya sa pangunahing Paliparan. Dapat po, merong Plan B kagad yung gobyerno. Yung NAIA management, may Plan B kagad, generator, o anuman pong Plan B ninyo. Dahil, alam nyo, nakalipat na yung iba dyan. Napakalaking kawalan po yan sa negosyante, napakalaking kawalan po yan sa mga mahihirap nating mga kababayang pasahero. Ikinadismaya ni Go ang paulit-ulit na nangyari na power outage sa NAIA. Alam mo, sayang talaga ito si Senator Go, no? Eh, alam mo, kung meron man kasi na, kung meron man talagang sana magaling na leader, eto yun eh. Alam mo kung bakit? Kasi naging kanang kamay ito ni Pangulong Duterte. Siya ho yung, alam ho yung pasikot-sikot. Alam mo yun? Alam yung lahat ng, pag nagka-problema ng lungsod ng Davao noon, alam niya yung gagawin, di ba? Kasi siya nga ho yung, aminin na natin, siya ho yung gumagalaw. Siya ho yung, kasi may mga ganyan eh, di ba? Sinasabi ko nga sa inyo, may mga utak, may mga head. Yung mga utak, katulad ni Pangulong Duterte, yung may political will, may paninindigan, yan eh, ganyan, di ba? Pero yung mga yon, magiging useless yon kung walang kamay na gumagalaw sa baba. Diba? Kahit puro ng utak, matalino, may paninindigan, pero kung walang galamay yan sa baba o sinatawag na baton, eh walang mangyayari, 'di ba? Eh yun yung kamay ni Pangulong Duterte for how many years sa Davao. Let's say this, Davao nung panahon ni Pangulong Duterte, it was successful not only because of PRRD, but because of Senator Bongo din. Kasama si Senator Bongo, doon wag nating kakalimutan yun. And, naging successful ang pamumuno ni Pangulong Duterte bilang isang pangulo. Ah, eh hindi dahil lang kay Pangulong Duterte, naniniwala ako na malaking factor yung kanang kamay niya na si Senator Bongo. Kaya nga ito ay simple-simple na lang sinasabi niya eh. Matik na dapat siya, may Plan B. Pagka na ano yung... Kaya nga ako tawang-tawa doon sa kahapon, 'di ba? Sabi, may UPS naman eh. O pagka nasira UPS, may ABR. Sablay na sablay. Anong ABR? Ang ABR is auto voltage regulator lang. It only regulates the voltage. Sinisigurado lang yung pasok tama. Auto voltage nga eh, 'di ba? Eh tapos biglang sasabihin niyo yun ang magiging Plan B, yung ABR, hindi ho Plan B 'yun. Ginagano. Anong kagaguhan 'yun? Dapat UPS din o kaya generator. Kung hindi man UPS, generator matik. Common sense 'yan eh.
di ba sa mall? Pag nag-brownout sa mall, oh, walang gagalaw! Bakit? Magkakakuryente yan. Papasok na yung generator. Bing! May kakuryente na. Imamatic na yun. Kontakin mo, yung airport natin, walang ganun. Anyari? Buti ba si Senator Bongo alam niya? Kaya alam mo Senator Bongo, ha? Pasensya ka na ha. Pasensya ka na pero ako I would really push and campaign na kailangan ka talaga sa executive branch. Kaya nga ako noon eh, mas masasabi ko noon, dapat talaga tumakbong presidente. Sabi ko sa iyo, eto sigurado ako. Oo, alam natin sikat si Marcos, ganyan-ganyan, pero sigurado ako mas mabuti kalagayan natin kung ang presidente natin ngayon si Senator Bongo. Bakit? Tuloy-tuloy yung ginagawa ni Pangulong Duterte. Baka nasa, si Pangulong Duterte, baka siya yung utak, di ba? Advisor talaga, katabi pa rin ni Senator Bongo. Sana tuloy-tuloy yun. Kaya ako talaga, I would really push. If not the president, yung susunod, eh, kahit vice president. Kasi kailangan natin yung ganun eh. Yung ganun. Ako perfect ha. Para sa akin, perfect. Kasi si Senator Bongo, action man yan eh. Action man yan, perfect yan. Perfect yan sa executive. Nag-execute yan ng mga kailangan gawin. Ay naku, Senator Bongo, pasensya na ha. Hindi kita pinupolitika pero I would really campaign for you, Vice President or President, sa susunod na election. Doon ka talaga, boss, kailangan. Kasi ito, walang ano ha, walang halong politika ito. Kailangan namin ng public servant. Kailangan namin ng isang tao na merong touch. Yung paa nakasayad. Hindi namin kailangan ng presidente magaling mag-English. Honestly, ha, hindi ko ang kailangan natin isang presidente. Kaya nga mga nagustuhan natin, 'di ba? Si Isko. Bakit? Kasi local government official eh. Nakaapak sa ground, 'di ba? Si Senator Bongo, ang tagal na kanang kamay ng Pangulong Duterte. Tapos sasabihin nila, hilaw pa si Senator Bongo. Hello? Hilaw pa ba yun? Eh, ang tagal ng kasama ni Pangulong Duterte yun. Hanggang presidente, isipin nyo, habang yung lahat, nakatunga nga ng 6 na taon. Nga. No, die Netflix. Etong si Senator Bongo, ano na siya? Naka-duty na siya bilang ano, presidente na ma... Naintindihan mo natin, nakaano na siya tinitrain na siya na maging presidente. Di ba? Tapos mas ginusto pa natin yung nakaupo ng 6 na taon nanonood ng Netflix. Anong makatarantaduhan yun? O, ano itsura natin ngayon? Puro idea. Pag-aaralan natin to, pag-aaralan. Analyze, paralyze. Ano nangyari sa atin? Matatandaan na noong January 1 ay nagkaroon ng aberya ang air traffic control ng NAIA matapos ang isang power outage kung saan 65,000 na pasahero ang naapektuhan. Paalala ni Go na dapat ayusin ng Manila International Airport Authority na siyang namamahala sa NAIA ang kanilang serbisyo sa taong bayan. Anigo, bagamat ang domestic terminal lamang ang nagkakaroon ng power outage, ay apektado naman ang ilan sa mga pasahero na naghahabol ng international flights. Alam nyo, tuwing meron pong mga interruption, power interruption sa NAIA, kahit sabihin nyo pong domestic lang po ito, apektado yung mga kababayan natin. Yung international flight na Manila, ano sila makakasakay kung meron lang pong 3 oras? Ito, kwento ko lang sa inyo ito. Ha? Alam mo, may nabasa ako doon. May nabasa ako sa post. Kasi kinongratulate ko si Madam Mocha Uson. Palakpakan natin. Si Madam Mocha Uson, aba, yabang, naka Visayas and Mindanao loop. Mantakin mo, nakaabot siya ng Marawing nakamotor. Alam mo, hindi ko kaya yon. Alam mo, nung ka-message ka habang sabi ko sa kanya habang nasa Japan kami, ka-message ko siya, di ba? Init na init siya, sabi ko, dito ang lamig. Ang lamig dito. Sabi ko sa kanya, ano kamusta dyan? Ang init dyan, di ba?
Niloloko ko, inaasar ko si Momoka noon. Pero honestly, alam mo, taas ang kamay ko sa kanya. Sobra, sabi ko, humanga ako dito sa tao na ito. Nadisgrasya na ho ito. Nabali na ho yung ganto niya. May titanium na ho siya dito. Mantakin mo, tapos bumangon uli. At natapos yung Philippine, Visayas in Mindanao. Tapos itong susunod na araw, meron sila sa Luzon naman. Aabutin Cordillera. Ganun katindi. Ito ha, bakit ko nakwento yun? Kasi meron, nung pinost ko yun, kinongratulate ko si Mo, kami nagpost doon. Sabi doon, etong si Madam Mocha ang talagang true public servant. Tahimik lang, pero during the pandemic, yung aking kamag-anak, hinatid niya hanggang probinsya. Sabi ko nga, naalala ko yun. Naalala ko yun. Kasi pinagbabawalan siya ng nanay niya noon eh, na pumasok. Pero si Mocha noon, ang sipag, pandemya ito ha, lockdown tayo. Lockdown tayo, nandun siya sa airport, naka-astronaut. Totoo, naka-astronaut, di siya nakikita ng tao ha. Hindi siya, siyempre naka-ano siya, yung full gear eh. Tapos sasakay siya sa bus, hahatid niya yung mga OFW. Alam mo ha, totoo kayo. Sobrang public servant ni Mocha even during the pandemic. But, huwag niyong akalimutan to. Ako mismo, I saw it in my own eyes. Every time na tumutulong si Mocha sa OFW at nagkakaproblema siya, hindi siya tumupunta sa kahit sino mang tao, sekretary. Hindi. Dediretso siya kay Senator Bongo. Sasabihin niya, Sir, etong ano, medyo hindi naasikaso ng ganito, ng ganitong ahensya, ng ganito. Personal na itinatawag ni Mocha yun. At pag nagkikita sila ni Senator Bongo, kinikwento ni... At eto, on the spot, si Senator Bongo, hindi yan, ikaw nga masikaso dito kay Mocha, ang kulit. Walang ganun ha, hindi ganun si Senator Bongo. Pag nilapitan ni Mocha yun, alam mo, agad-agad, tatawagin niya yung ano niya, oh, kukunin niya yung cellphone niya. Kunwari ha, kunwari, itong sekretary na ito, hindi inasikaso itong OFW, tatawagan niya. Sek, ito kasi si Mocha, meron nilalapit yung ganito-ganito, pakiasikaso, as in, lahat yun inasikaso agad-agad ni Senator Bongo. Tapos, hindi lang doon nagtatapos yun ha. Baka akala nyo, tapos na, hindi. Tatawag yan ng assistant niya, na abogado. Tapos sasabihin niya, pakisigurado na maasikaso itong concern ng OFW na nilalapit ni Mocha. Hanggang kaduluduluhan, tumutulong ang opisina ni Senator Bongo even if tapos na yung trabaho ni Mocha doon sa tao na yun. Ganun si Senator Bongo. Hindi ako nagbibiro. And I saw it in my own eyes. Okay, nakikita ko yun kasi every time na namumroblema si Mocha, sobrang passionate ni Mocha sa pagtulong sa OFW eh. Lalapit yan sa akin, sasabihin niya sa akin, ako naman, akala mo may matutulong pero nakikinig lang naman ako. Wala mo ako matutulong eh. Wala mo na ako kapangyarihan. Yung nakikinig lang ako, okay. Sabi mo kay Senator Bongo. Ano lang ako marisol. O eh, so nakinig naman siya sa akin, akala naman yan, nabigyan ko siya ng solusyon. So bigla sasabihin niya kay Senator Bongo. At yun nga, sobrang tinutulungan ni Senator Bongo hanggang kaduluduluhan. Kaya ako, maniwala ko kayo sa akin. Wala akong hihingin dyan kay Senator Bongo. Wala lahat. Tutulungan at tutulungan ko yan. Kasi pag tinulungan ko yan na umangat at maging public servant, vice president or president, alam ko kasi ang matutulungan tayong lahat. Meron tayong isang public servant na pwede... nakikinig sa tao. Na yung malalapitan mo. Tanungin ko kayo, nalalapitan niyo yung... In between ng kanilang domestic at international. Domino effect po yan. Sabi nito, nag-iisip ka ba? Natural, kayado, tutulungan agad yan. Ikaw naman, buhat pa more. Bakit? Yung mga OFW ba? Sige nga, tanungin nga kita, yung mga OFW ba na tinulungan niya? Nangampanya ba siya doon? Wala! Oh, alam mo, ito, masasabi ko sa inyo, derechuhan. Ito, dederechuhin ko na ngayon. Mocha is done sa politics. Okay? Ayaw niya nang pumasok sa politika. Magmumotor na lang siya. Walang biro ito. Yan ang huling usapan namin. Itong nakaraan lang, ito lang yan. Itong sa Japan lang, nag-uusap kami ng masinsinan kung ano na magiging ano niya. Ang gusto lang niya, magmotor na magmotor. Yan lang ang gusto niya.
So, ako, magtatrabaho na magtatrabaho para makapag-motor. Biro lang, biro lang. Para makapag-motor siya na makapag-motor. Ayaw niya na ng... kasi sa kanya, sa tingin niya, mas makakatulong siya dito sa private. Eh. Ha? Ako, wala. Out of politics, wala ako. Sabi ko sa inyo, what we need now is true public servants. Kaya nga we miss PRRD. Kasi kita natin yung pagiging public servant ni PRRD. Diba? Kitang-kita naman po natin yun. Sila po ang nagsasuffer dyan tuwing merong interruption dyan sa NAIA. Bukod sa MIA, ay sinabi rin ng senador na dapat magkaroon ng maayos na sistema ang mga airline companies para maging komportable ang mga natenga o stranded na pasahero. Dapat asikasuhin kagad ng management ng NAIA, ng airline, yung pagkain, yung hotel, kung saan po sila komportable makapagpahinga. Huwag naman po naka... Tingnan niyo itsura ng mga... Alam mo, pag ito nakita ni Pangulong Duterte, nung dati, naku po, maliwa... Masasabunin yan yung mga ayaw na ayaw. Alam mo, ito ha. Ako, kikwento ko na lang uli sa inyo ito. Naalala ko talaga eh. Noong panahon, tinatawagan pa mismo ni Senator Bongo si Mocha. Alam mo sasabihin ni Senator Bongo? Pasensya ka na, Senator Bongo ha. Imamarites ko lang. Sasabihin ni ano, Mocha. Sabi ni Boss, si PRRD yun. Siguraduhin mong may mga pagkain tong OFW. Ito yung during the pandemic, yung pag dumadating dito. Kaya nga, alam mo, tanungin mo yung mga OFW yung dumating during the pandemic. Aba, di hotel, pagkain hanggang kaduluduluhan ng pag-uwi nila sa probinsya. Kasi tinatawagan ni Senator Bongo si Mocha at sinasabi niya, sabi ni Boss, siguraduhin na alaga ang OFW hanggang makauwi sila. Ito naman si Mocha, dahil nga sa dami ng problema, saan kukuha ng pagkain? Alam mo, diretso siya. Tatawagin siya ngayon. Alam ko ito kasi kasama ko doon sa ano eh. Tatawagin siya doon sa boss niya, yung immediate boss niya. Sabi niya, Boss, tumawag po si Senator Bongo, siguraduhin may pagkain to mga OFW. Sabi ni PRRD. Ah, ganun ba? O sige, order na. Pabigay na lahat ng pagkain. Maniwala ho kayo sa akin, ganun ang sistema ng gobyerno natin nung panahon ng pandemya. Dahil ayaw na ayaw nilang nakakarinig ng balita na nagugutom ang mga OFW during the pandemic. Talagang mapuputok ang Simoka nun at yung mga nasa ilalim. Eh, tingnan nyo itsura nito mga to. Aside from naka-spaghetti sila. Huwag yung sleeveless ang tinitingnan nyo. Mainit yan, huwag kayong judgmental. Hindi ho ba na, sorry ah, pero do we still have a government? Yun ang question ko ngayon eh. Do we still have a government na matatawag ngayon? How? How can this government na matiis ang ganitong klaseng nangyayari sa ating mga kababayan? May naririnig ho ba tayo sa kanila? Iwang-wang lang dyan po sa gilid na nakahiga sa mga sahig. Kyle, sang-ayon din si Go sa pagsasapribado ng NAIA, ito ay sa paniniwala na mas bubuti ang serbisyo nito. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, balik sa iyo, Kyle. Ay, sabi nito, ayun, nandun pa sa abroad, namamasyal. Kaya nga alam mo, sabi ko nga sa inyo eh, maraming nagalit lang nun kay Mocha na mga OFW dahil nung si Mocha hindi nag-BBM. Politics. Kaya nga sabi ko ngayon eh, tanungin ko kayo ngayon mga OFW. Anyari? Diba? Yan yung presidenteng sa tingin nyo tutulungan kayo. Tinulungan kayo ngayon? Ginamit lang kayo. Para kumanta ng Bagong Pilipinas, Bagong Tanga. Kaibigan mo, nabudol mo, nabudol ko. Ay, grabe talaga. Nabudol mo, nabudol ko, nabudol mo. Nako.
Huwag naman masyado manisi ang sakit nga. Hindi pinaulit dito pa. Hindi na po ulit, di na po papabudol. Hindi naman po ako naninisi. Kaya lang sana talaga magising na ho tayo. Again, ako wala akong ano, wala na ako sa public politika, wala akong pakialam sa politika. Basta ako, ito lang ang masasabi ko sa inyo. Gusto ko ng public servant. Kasi the government should serve the people. Kaya nga ho public servant eh. Kaya nga paulit-ulit yung sinasabi ng iba, banat ba'y tumakbo ka? Ugo kayo, gagawin nyo akong public servant. Di na, kayo na lang, kayo ko kayong pagsilbihan. Hindi kasi ganun ang pananaw ko sa ano eh. Kasi yung iba, yung pananaw, eto ha, totoo sa Pilipinas to, ang pananaw natin sa kongresista, ang pananaw natin sa sekretary, matataas yan, opisyal yan. Hindi, totoo yan. Etong mga sekretary, alila yan. Eto mga Yusek, Asek, alila yan. Kaya ayoko mapunta sa ganyan. Yung mga congressman, mga senador, alila natin dapat yan. Alita ng taong bayan yan. Wag ho tayong gago na kailangan natin silang sinasamba, kataas-taasang senador, kataas-taasang kongresista, kataas-taasang sekretary. Hoy, hindi sila kataas-taas, wala ho tayo sa kingdom. Hindi ho sila they are public servant. Alila natin sila. Eh, hindi ko maintindihan bakit naglagay tayo ng mga boss, hindi alila ang nilagay natin. 'Di ba ho? Yun ang hindi ko maintindihan eh. Public servant yan, bakit ang nilagay natin mga hari at mga boss? Sira ulo na ba tayo? Ay, nako. Anyway,